Pinaiimbestigahan na ng National Task Force Against COVID-19 ang pananabutahe ng ilang individual kaugnay sa ginagawang pagbabakuna kontra COVID-19. Ayon kay NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon, kaya nagkagulo ang pagbabakuna kahapon sa bahagi ng Maynila at Las Piñas dahil sa ilang individual na nagpakalat ng maling impormasyon na hindi makalalabas ng bahay ang mga hindi bakunado at walang matatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Unang-una, no, nananawagan kami sa ating mga kababayan na dapat hindi po sila naniniwala sa mga fake news na ginalabas ng mga hindi mabubuting tao na ang gusto lang mangyari magkagulo at hindi maging epektibo ang ginagawang pagbabakuna ng gobyerno. Verified po natin na may naglabas ng fake news. Ito nga walang bakuna, walang ayuda, kaya dumagsa ang mga kababayan natin galing sa iba't ibang lugar sa labas ng Metro Manila, papunta sa Las Piñas, sa Antipolo, sa Maynila, at sa iba't iba pang mga syudad. Sana po huwag tayong maniniwala sa mga ganitong fake news. At para sa mga iba naman nating kababayan na ang objective lamang manggulo, huwag naman po sana. Hirap na hirap po ang ating mga kababayan ngayon. Hirap na hirap po ang bansa dito sa threat ng Delta variant. Sana naman, huwag naman nilang gagawin yon. At warning niya rin ito. No, dahil meron pong mga report na natanggap si Secretary Galvez, kami po'y nag-usap kaninang umaga, meron po tayong natatanggap na unverified report na kailangan imbestigahan po natin na meron daw pong mga masasamang elemento na nanadyang magsabotahe ng mga vaccination site, lalo na sa mga mall sa Las Piñas, Antipolo, sa Maynila at iba pang lugar. Dahil dumagsa daw po sa loob ng mga bus at mga van ang mga taong ito, at ito po ay iimbestigahan ng National Task Force sa pamumuno ni Secretary Galvez sa tulong ng ating DILG. Panawagan lang po talaga natin sa mga ganitong klasik mga ginagawa ng iba nating kababayan. Maawa naman po kayo sa ating bansa. Maawa naman po kayo sa ating mga kababayan. Sa panig ng DILG, sinabi ni Undersecretary Jonathan Malaya na inatasan na ni Secretary Eduardo Agio si Philippine National Police Chief Guillermo Lizar na magsagawa ng malalimang investigasyon. Pinakikilos anya ni Agio ang Cybercrime Unit ng PNP at Criminal Investigation and Detection Group para tugisin ang mga may pakana ng maling impormasyon. Pinapaimbestigahan na natin, nakiusap na po ang MMDA sa National Bureau of Investigation para matukoy po kung sino man itong nagpakalat itong fake news na ito. At kami rin po kahapon, si Secretary Eduardo Agio ay nagbigay ng direktiba kay Chief PNP General Eliazar na utusan ang Anti-Cybercrime Group, ang CIDG at iba pang mga unit ng Philippine National Police para matukoy po itong nagpakalat ng fake news na ito. Kasi kung totoo pong organisado ito, ay maawa naman po sila, no, sa ating bansa, dahil hindi lang po sila nakakasira through fake news, nakakasira pa sila ng ating vaccination program. Pwede pang maging super spreader event itong pangyayaring ito. So, we are warning, no, kung sino man po itong mga to, hinahanap po kayo ngayon ng NBI at ng Philippine National Police, and we will do our utmost para po mahuli kayo. Aminado si Malaya na mahirap magsagawa ng contact tracing sa mga dumagsa sa vaccination site kahapon sa Las Piñas at Maynila dahil nanggaling pa sa iba't ibang probinsya. Una nang naiulat na nagmula pa sa Bulacan, Laguna at Cavite ang mga dumayong nagpapabakuna. Sa panig ni Eliazar, sinabi nito na inatasan niya ang lahat ng police regional offices na bumuo ng quick reaction team na magsisilbing standby na puwersa sakaling dagsain ng tao ang mga vaccination sites. Kinakailangan anyang nakahanda ang QRT na i-deploy anumang oras kahit short notice lamang. Kinakailangan din, ayon kay Eliazar, na makipag-ugnayan sa local government units para sa posibilidad na kansilahin na lamang ang pagbabakuna kung dagsa na ang mga tao at hindi na makontrol. Shona Yu, Radyo Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.